think please, that, please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Subjudice, that goes into the very merits of the case. You will have your time, Apolitorion. Yes, I know that. It is part of the Transmigrational Senate. That is improper. Mainit ang sagutan sa pagitan ni Interior and Local Government Secretary Benner Abalos Jr. at Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ sa investigasyon sa Senado ngayong araw sa umano'y sobrang puwersa ng pulisya sa raid sa KOJC compound noong June 10. Nagkabarahan ng mga pahayag ang dalawang panig. Sa opening statement ni Secretary Abalos, binanggit niya ang bahagi ng testimonya ng isa sa umano'y mga inabuso ni Kibuloy na si alias Amanda. Ngunit tinutulan ito ng kampo ng KOJC dahil hindi ito ang pinag-uusapan sa Senate hearing at nasa korte na ang kaso. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan sa sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. Natigil lamang ang bangayan ng dalawang panig ng mamagitan ng chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang 10 milyong pisong reward na alok ng pamahalaan para sa impormasyon sa kinaroroonan at ikadarakip ni Kibuloy. Ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, illegal ito dahil bawal sa batas ang pagtanggap ng anumang tulong o pera mula sa mga pribadong individual. In the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na secretary, bigyan natin ng ano yan, 10 million yan. Dapat, sana, hindi yung in-entertain. Kaya baka yung tao na yun, may ulterior motive kay, against kay pastor. Dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Depensa naman ng Department of Justice na ayon sa batas ang pag-aalok ng pabuya dahil ang layunin nito ay mahuli ang isa akusado na may warrant of arrest mula sa korte. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. May karapatan din umanong mag-ambag ng pera sa pabuya ang mga pribadong individual dahil bahagi sila ng justice system. Gayunman, hindi maaaring isa publiko ang pangalan ng mga nagbigay para na rin umano sa kanilang kaligtasan. Una nang kinuwestiyon ng KOJC ang reward para kay Kibuloy at tinapatan pa ito ng 20 million pesos para naman sa makapagtuturo sa mga may maiitim na balak laban sa kanilang lider. Naungkat rin sa pagdinig ang police checkpoints at palagi ang paglilibot ng sandamakmak na pulis sa labas ng KOJC compound sa Davao City. Reklamo ng KOJC, naka-full battle gear at nakatakip ang mga mukha ng mga pulis na umaaligid sa kanilang lugar. Tugon naman ni Secretary Abalos, personal niyang sisilipin ang operasyon ng Davao Police upang malaman kung may pagmamalabis o kailangang ayusin sa proseso. Pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito, no? I will go there. Wala pang itinatakdang petsa ng susunod na Senate hearing ukol sa issue ng pag-aresto ng PNP kay Kibuloy. Ayon kay Senador De La Rosa, hihintayin pa nila ang report, particular na ang mula sa DILG hinggil sa inspeksyon sa police operation sa Davao City. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.